Humupa na ang bilang ng COVID patients sa Kamaynilaan, pero ang lungsod ng Maynila nag-order ng 40,000 capsules ng antiviral drug na Molnupiravir. Gagamitin ito sa mga COVID patients na mild o moderate ang sintomas sa 7 ospital sa Maynila, kabilang na ang Santa Ana Hospital. Sa pag-aaral, lumilitaw na nababawasan ng 50% ng gamot na ito ang tsansang ma-ospital, lumala o mamatay ang pasyente. Ito, capsule, oral, no? So, iinumin mo lang 2 beses sa isang araw, sa loob ng 5 araw. Tapos, babagsak ang tsansa, liliit ang tsansa mo na magkaroon ng ma-ospital o kaya maging malala o mamatay. Kailangan kumuha muna ng Compassionate Use Special Permit ang isang ospital bago ito magamit, pero kahit wala pa ito, mas maigi raw na mag-order na baka magkaubusan. Dapat proactive tayo, no? Katulad sa bakuna. Kaya tayo, sa totoo lang, kaya parang medyo nahuli tayo dahil yung ibang mga bansa, although mas mayayaman kasi sila, hindi pa na-approve, may mga deals na sila. Meron na silang nag-procure na sila. Nung finally na-approve, gamit na nila agad. Pero ang Department of Health, hihintayin munang magkaroon ng Emergency Use Authority o EUA ang Molnupiravir bago mag-order. Ayon kay Yusek Maria Rosario Vergere, may Phase 3 clinical trials pa kasi sa Lung Center at Carino Memorial Medical Center para sa naka-admit at outpatient cases. Sa kontrata naman ng Maynila, wala pang 100 pesos ang kada kapsula ng Molnupiravir, hindi hamak na mas mura sa kasalukuyang ginagamit na Remdesivir o Tocilizumab. Pero paalala ng isa sa mga importer ng Molnupiravir, bakuna pa rin ang kailangan para protektado sa COVID. Kasi baka magkaroon ng false sense of security yung mga tao na basta na lang iinom ng Molnupiravir, okay na sa kanila, hindi na sila magpapabakuna. Kasi ang bakuna, longer talaga yung kanyang yung duration of immunity. Sa taya ng Food and Drug Administration, pwedeng makakuha ng EUA ang Molnupiravir bago matapos ang taon at product registration sa kalagitnaan ng 2022. Pero sa ngayon, pwede na itong gamitin kung may permit mula FDA. Kasi when you get a compassionate special permit, Alvin, yung ospital or yung doktor, siya yung nagte-take responsibility for the product, no? Kasi hindi pa naman ito na-evaluate ng FDA at hindi pa naman namin pinapayagan na ibenta talaga siya commercially. Sa pamamagitan ng EUA Special Lane, inaprubahan na ang ilang brands ng anti-inflammatory drug na Tocilizumab. Aprobado na rin ang baricitinib tablets na alternatibo sa tocilizumab, habang nabigyan na ng EUA ang Ronapreve na ayon sa mga eksperto, ligtas gamitin sa mga nagpositibo sa COVID na edad 12 pataas, gayon din sa mga asymptomatic patients. Nag-apply na rin ng EUA ang Merck and Ridgeback Biotherapeutics para sa Molnupiravir sa US FDA. Pero kahit wala pang approval, sangkaterbang bansa na ang nag-order dahil sa potensyal ng gamot na panlaban sa mild to moderate COVID. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.